sa lahat ng taga-suporta at saka sa production staff ng programang Approved ng Net25. Nagpapasalamat po ako at napansin niyo yung Navy at binigyan niyo kami ng oras para maipamahagi yung aming advocacy. Particular yung pagpapaalam sa ating mga kababayan na isang bansang pandagat tayo. Sana po huwag kayong magsawa at tuloy niyo po yung aming advocacy at makatulong kayo sa Philippine Navy. Support your Navy po. Nagpapasalamat kami sa Approved dahil binigyan kami ng pagkakataon na maipakita yung aming magagawa pa para sa mga pet battles. Nagpapasalamat din kami dito sa Approved dahil nabigyan kami ng pagkakataon at saka inaanyayahan namin kayo sa aming darating na exhibit. Well, it's a very nice experience na dito ako. The people are very accommodating, very friendly. At sana maulit, no? Kasi maganda yung station, maganda yung topics namin. At para sa akin, importante na nakakapagbigay tayo ng serbisyo sa ating kapwa Pinoy. The pleasure is always ours at every time na nagpo-programa tayo, marami rin natututunan na inyong lingkod and it's always a good thing. Okay, we're back here. Ang ating kasama ngayon, ang mga kaibigan natin mula sa Department of Public Works and Highways. Ngayon naman, nagbibiruan kami off-cam. Sabi ko siya yung isa sa pinakamasakit ang ulo sa loob ng departamento. Si Mr. Reynaldo Rosario, ang OIC ng Maintenance Division ng DPWH dito sa NCR. Sir Ray, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nanonood po ng Approved. Sanay na sanay si Sir. kanina, binibiro ko kayo. Sabi ko kayo yung pinakamasakit o isa sa pinakamasakit ang ulo dito. Totoo ba yun, sir? Yes, ma'am. Sa totoo po lang. Kumbaga sa ano, yung 24/7 na adhikain namin, nandun po yan. Lalo't pag malakas ang ulan, pagkatapos ng ulan, yung sira-sirang kalsada. Right. Tapos yung mga problema sa trapiko, kasama rin po kami dyan. Ngayon, meron kaming isang special assignment nitong darating na Ondas. Okay. Kasi ang bali mandate po namin, lilito sa Metro Manila, ay siguruhin namin na yung mga kalsadang papunta ng mga airports, mga ports, at saka mga terminals natin ay maayos yan para ang mga ating mga babayan ay makarating ng maayos. Lalong-lalo na yung mapapuntang kalsada. Correct. Napapuntang sementeryo din. Oh, kasi ano eh, ito ay multi-agency task naman. Uh-huh. Ano? Kasi nandyan ang ating police, nandyan ang MMDA, pati na yung mga local government LB. Traffic enforcers natin na nandyan din. Okay, yan, given na yan. At nag-aantabay naman yung ating mga kababayan doon sa mga special routes na ipagkakaloob ng ating pamahalaan para makaluwag sa traffic at makaiwas doon sa mga disgrasya. At ipinaalam natin sa inyo na ang DPWH ay isa sa mga nag-a-advise kung paano bubuuin itong ruta na ito for our convenience and safety. Balik tayo ngayon, sir, doon sa sakit ng ulo, doon sa araw-araw ninyo na trabaho. Kahit naman walang bagyo, walang ulan, may mga nasisirang kalsada. In the, siguro a few years ago, merong nabiyak na tulay, may mga ganun, wear and tear nung ating kalsada. Araw-araw, milyon-milyon mga sasakyan dumadaan sa ating mga kalsada. Okay. Your department has personnel na trained talaga para sa repair. Yes po. Okay. Paano ang budget ninyo, sir? Kasi at least yung infrastructure, alam natin kung gano'ng karaming semento, gara, gravel, etc. Definite yun. Itong pagkasira ng mga kalsada, ito ba ay projected din ninyo every time the year ends? Yun po. Kasama po doon sa plano po namin yan. At the end of the year, pinaplano namin yung susunod na activities na gagawin namin for the coming year. Based on experience for the previous years. So, ganun po yung ginagawa namin dyan. Okay. Nangyari na ba yung sumobra yung repair this year, wala kayong budget pang repair? Actually, nangyayari po yan na kulang po yung mga punto natin para lang magawa natin ng sapat yung ating mga kalsada. Right. Kaya lang ang aming magiting na sekretary naman ay nag-aalokit ng pondo para sa dagdag na ano. Ayun. So, pinoproblema ng sekretary yun. Aha. Okay. Pero okay naman. Ibibigay naman sa amin. Okay. Interested lang ako dito sa araw-araw na kinabubuhay natin, lalo na dito sa Metro Manila, which is your area of responsibility, no? Mm-hmm. Ano-ano ang mga usual na complaints na itinatawag sa inyo? Ano yung pinakamarami, halimbawa? Ang karamihan na nakakarating sa amin ay katulad ng mga sirang kalsada, yung mga potholes. Potholes. Tapos okay. Yung mga utility companies na may mga pipe leak. Okay.
Tapos, pipe leak. Aha. Bakit sa inyo ang pipe leak? Eh, di ba sa water companies yun? Eh, sila po yung magre-repair. Pero ang nangyayari po, yung nasisira, yung kalsada namin. So, sa kalsada namin po kasi nag-o-occur yung mga pipe leaks na yan. So, concern din po namin siyan. Okay. So, bukod doon, kasi merong mga traffic accidents din na nasisira ang, minsan ang tulay, ano, yung mga bumabanggang malalaking sasakyan. Ito'y problema nyo rin. Yes, ma'am. Okay. Tapos, pagka dumating na yung mga bahay, itong recent past, eh, meron tayong ganyan, ano, na ang ayos-ayos ng kalsada, pagkaalis ng baha, basura. Para nang ano, hindi lang basura, pati parang crater ng moon. Oo. Yan ay itinatawag din sa inyo. Actually ma'am, automatic na po kami diyan pagkatapos ng baha. Yung mga sirang kalsada ay nagkakaroon kami ng operation potholes. Okay. So ginagawa agad diyan para maibsan naman ang inconvenience to the public. Right. At saka babagal din ang takbo ng ating ekonomiya kapag tayo ay nagkabuhol-buhol sa kalsada. Tama po yun, ma'am. Okay. Now, sir, 24/7 ang inyong opisina. Okay. Ito ay definite, ha? Definite 25 plan. Hours a day kayo nag-ooperate. Kung pwede nga po, eh. 26 pa, no? Oo. Okay. Now, malaki ang responsibilidad dito ng ating mga kababayan kasi there are just some instances na hindi nyo naman mapupuntahan bawat sulok, no? At kinakailangan i-report sa inyo para ma-actionan na ninyo. Binibigay ko sa inyo, sir, ang pagkakataon para tawagan yung ating mga kababayan. Makilahok naman kung merong kinakailangan i-report sa inyo, i-report sa inyo. At siguro, hingin ko rin, sir, ang reassurance ninyo pagka tinawagan kayo kasing bait nyo yung sasagot sa telepono. Yes po ma'am. Tumatawag po kami sa ating mga kababayan na kung ano man po ang mga problema nila na nakikita sa kalsada within Metro Manila. Right. Baha, potholes, missing manhole covers, yung mga lahat ng problema na nakikita, itawag lang po sa amin. Okay. Ang pinakamabilis po na access ay yung 16502. Okay. Saka yung DPWH text messages namin na 2920. Okay. O kaya direct na po sa aming maintenance division na yung 304-3620. Okay. Sa akin po yon. So immediately makaka-access sila ng agad na kasagutan. Agad na kasagutan. At yan ay nanggagaling sa iyo. First hand po sa amin din sa mga ano na. Kasi tama po yung sinabi nyo kanina na kami ay hindi naman nakikita lahat ng mga problema ng ating mga kalsada. So yung public po ay most welcome para i-report po lahat ng mga ito. Okay. At saka yung i-report natin sirang kalsada, hindi porket hindi na tayo dyan dadaan mamaya, hindi na natin i-report. Kasi baka mamaya kaibigan natin, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, malaglag doon sa manhole na nawala ng cover. Tama po yun, ma'am. Alright. So it was a pleasure having the DPWH here. At ang nakasama po natin si Mr. Reynaldo Rosario, OIC ng Maintenance Division ng DPWH-NCR. Sa lahat ng sumasakit ng ulo, siya ang lagi pa rin nakangiti. Minsan pa ipa-flash natin sa inyong mga screen ang contact details ng DPWH. Alam niyo na kung saan kayo tatakbo kapag may sirang national road. At kahit hindi national road, tawag niyo sa kanila, alam nila kung saan kayo idadirect. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa binigay na pagkakataon para maging isang panauhin dito sa inyong program. Hindi po ito ang huling pagkakataon. Mauulit po tayo, sir. Most welcome po ma'am. Hinihintay right, po namin sir. Yun. Diyan lamang kayo, ano po, mga kaibigan ng DPWH, Department of Public Works and Highways, alam nyo na kung ano ang kanilang function, alam nyo na rin kung ano ang inyong pwedeng i-contribute para sa development ng ating pamayanan. Wala tayong oras, approve na 30 minutes, kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, ting alas 5:30 ng hapon, kami po ay inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes, ito ang Approve. Gawin natin to.